Alright, magsimula na tayo mga kapower dahil late na tayo. Okay, it's already 8:04 dito sa akin. Maganda gabi sa inyong lahat. Welcome dito sa ating Q&A session. So, ayan, sa mga first timer, comment kayo dyan sa ibaba para mabigyan ko kayo ng shoutout. No, special shoutout sa pinakang unang nag-comment na nakita ko. Si Ryan Neo. Okay, so yan, welcome dito sa ating Q&A session. Sa mga first timer, once again, comment kayo dyan para mabigyan ko kayo ng ano, ng power payaman na shoutout. So pwede niyo tong i-share sa inyong mga teammates, sa inyong mga members na alam niyo na magbe-benefit sa training na ito, na gusto niyo matulungan ng mga network marketers na nag-struggle. No, kung ikaw ay isang upline, pwede mong gawin isumingi ka ng tanong sa doon sa member mo na nahihiyang magtanong kasi ikaw na lang yung magtanong para sa kanya. So sa mga first timer, itong Q&A session natin ay ginagawa natin every Friday at 8 p.m. Philippines time. Regardless kung saang network marketing company ka man kabilang, okay lang as long as gusto mong maging successful sa network marketing business mo sa ethical na paraan, ito yung best place para sa'yo. Okay, itong Q&A session na to. And sa Facebook page ko, marami pa akong mga pinopost na videos dyan. Sa YouTube channel ko, madami din doon. So, napakarami noon. Libre lang yun lahat. And every week, nagpo-post ako doon. Dito sa page na to, everyday. Nagpo-post ako ng mga training videos na alam ko na magbe-benefit kayo. So, napakalaking tulong nun para sa inyo. Libre lahat. Libre lahat yan. So, ginagawa natin to every Friday at 8 p.m. Philippines time para sa lahat ng mga network marketers. Yun lang, speaking of companies, bawal lang tayong mag-mention sa comment ng any company na kinabibilangan natin kasi ako mismo ay active na nagbibuild ng aking network sa current network marketing company ko pero hindi ako magpo-promote dito kasi ang goal ng Q&A session na ito ay masagutan ko yung mga tanong nyo. Mga tanong nyo na hindi masagutan ng uplines nyo, mga tanong nyo na hindi mo masagutan, mga tanong nyo na hindi ka satisfied sa sagot ng upline mo, malay mo masagot ko. Okay, so sasagutin ko lahat ng mga katanungan nyo within the time period na hanggang 9 p.m. o mga 8:55 p.m. kasi meron akong training by 9 p.m. So imagine niyo na lang na para nyo akong upline for 1 hour. 1 hour lang. Tapos pagkatapos nun, talo-talo na ulit. talo-talo na ulit tayo. So yun ang purpose nito na Q&A session. So para sa lahat ng mga network marketers, regardless kung saan company ka man kabilang. So itanong nyo na lahat ng gusto nyong itanong. And hindi ko may papangako na masasagot ko lahat ng tanong nyo kasi depende sa dami ng tanong nyo. And pag sasagot ako ng tanong nyo, magbibigay ako ng chance sa bawat isa sa inyo. So kung meron sa inyo na maraming tanong, so bibigyan ko muna ng chance yung iba. Pero kung wala nang ibang tanong, di sasagutin ko lahat ng tanong nyo. Okay, so yon. And pag ako sumasagot sa tanong, real talk, okay, especially doon sa mga first timer ha, expect nyo na yan na ano, alam na ng mga payaman to eh. Ibig sabihin yung mga payaman is yung palaging sumusubaybay dito sa Q&A session natin. Alam na nila to, acne na sila dito na pag ako sumasagot is real talk. Okay, hindi ako sasagot ng gusto nyong marinig. Ang isasagot ko sa inyo yung dapat kailangan nyong marinig. And ang mga isasagot ko sa inyo is based on my experience. Hindi ito narinig ko lang kung saan, nabasa ko lang kung saan. No, 7 years, almost 7 years ko nang ginagawa itong network marketing business and na-experience ko na, sa tingin ko halos lahat na-experience ko na within that 7 years. And na-experience ko maging unethical, na-experience ko maging ethical. Hanggang ngayon, ethical na yung ginagawa ko. So, yun ang mga isasagot ko sa inyo. Pag hindi ko alam yung sagot sa tanong nyo, aaminin ko na hindi ko alam ang sagot sa tanong nyo. And usually, hindi ko alam ang sagot sa tanong pag outside network marketing. Walang kinalaman sa network marketing, hindi na ako expert pagdating doon sa bagay na yun. Okay, dito lang tayo sa network marketing sa ethical na paraan. Okay, sa ethical na paraan. So, and lastly, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospects Handbook. So, sa Unlimited Prospects Handbook, doon yung matututunan kung paano magkaroon ng unlimited prospect. Nandun na sa title ng ebook yung matututunan nyo. Kung paano magkaroon ng unlimited prospect kahit hindi ka nagpe-Facebook ads, kahit hindi ka nang i-spam ng mga tao, no? Nandun, tinuro ko lahat paano mag-invite, saan makakakuha ng invite, andun na lahat sa ebook na yun. So makikita nyo dito sa baba nitong screen ko may gumagalaw na nasulat dyan. So makikita nyo yung link dyan sa ilalim. At subscribe rin kayo sa YouTube channel ko, Carl Serrano K. No? And like nyo tong Facebook page kung saan kayo nanonood ngayon kasi sa tatlong pages ko to naka-broadcast. So i-like nyo to and i-follow nyo para meron kayong ano, ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng live kasi every Friday to libre lang naman to para sa lahat. So with that being said, simula na tayong sumagot sa mga katanungan.
Okay, so yan. Mention nyo yung mga teammates nyo, mga members nyo na alam nyo na magbe-benefit dito. Pwede nyo silang i-mention dito. Pwede nyo itong i-share kasi libre lang to lahat. Okay? So yun. Question? First question. Ang haba. Okay. Wait lang. Okay, so from Ryan, ang haba nitong tanong na to. Talagang sinulit ni Ryan. Ask ko lang sana kung anong gawin ko sa situation ko. Isa po akong student at nasa company po ako ng network marketing, affiliate marketing. Ngayon po may alam ako sa paggawa ng automation, website development, online advertising na pwede makatulong sa team namin. Na-share ko na po sa upline ko ito pero sabi niya sa akin na mag-focus lang muna ako sa ngayon. Which is hindi ko alam kung ano kasi puro lang po kami orientation sa online pero walang step by step na gagawin. Yung para bang mag-invite kami sa online pero hindi ko alam paano ang exact na gagawin. Tanong ko po, tama po ba na sabi ako sa upline ko ng plans ko? I mean, tama po ba na pakinggan ko siya? Tama po ba na magsarili ako ng way kung paano ko i-handle yung negosyo ko? Same lang naman po kami ng goal which is to help people. Pero gusto ko po sa paraan na magiging passionate ako at magiging masaya. Okay lang po ba na magsarili muna ako din sabihin ko sa kanya after mag-work sa akin? Inabangan ko po talaga ito ngayon medyo mahaba kasi last week hindi nakapat. Okay, kaya pala. So salamat sa tanong mo Ryan. Sa tinagal ko sa tagal ng ginagawa ko tong Q&A na to, ilang taon ko nung ginagawa to. Ito yung pinakamahabang tanong na nabasa ko. So meron kang record, no? Maaalala kita. Okay, Ryan. So ito yan para sa akin kasi sa bilang upline, ang way ko kasi bilang upline is hindi ako nangingialam ng ginagawa ng members ko. Meron kami mga naka-provide na mga training para sa kanila, mga exact step-by-step na training, ganyan. Pero nasa sa kanila pa rin yun kung gagawin nila or hindi. Wala akong pakialam. As long as sinusunod nila yung rule ng team namin at yung policy syempre ng company, no? Hanggat sinusunod nila yun, wala akong problema kung anong gawin nila. Bahala sila. Basta sinasabi ko lang is take full responsibility kung ano yung maging resulta niyan. Huwag mong isisisi sa kahit na kanino, kundi sa sarili mo. Kasi ikaw yung may control ng sarili mo, hindi naman kami. So, yun lang yung palagi yung sinasabi. And hinahayaan ko. Kasi, para sa akin bilang upline, naiintindihan ko na ano eh. Katulad ni Ryan, naiintindihan ko yung gusto ni Ryan na ma-achieve or kung meron man sa inyong gato. Kasi, ganyan din ako nung nagsisimula. No, way back 2014 iniisip ko na kung ano yung ginawa ko ngayon sa team ko, sa Team Genuine. Iniisip ko na noon pa yon, 2014. Hindi ko lang alam kung paano ko gagawin. No, nagkatotoo lang siya 2017 na. So 3 years later kasi pinipigilan ako ng mga uplines ko before. Kasi nga hindi nila naiintindihan at hindi nila nakita yung vision ko. Nung umpisa, sinusuportahan nila ako, pero pagtagal hindi na kasi nga hindi ko nagagawa. Kaya hindi ko rin naman sila masisisi. No, hindi rin naman nila kasalanan na ganoon. Pero talagang pinangawakan ko, sabi ko gusto kong magkaroon ng pagbabago eh. 'Di ba? Hindi ko naman talaga iniisip yung buong network marketing industry noon, no. Kasi sa simula ang iniisip ko lang talaga sarili ko. And normal naman 'yun, especially sa inyo. Huwag niyo isipin na masama 'yun kung iniisip mo sa simula ay kumita ka, makatulong sa family mo. As long as ethical yung ginagawa mo, normal lang 'yun. Okay, before niyo tulungan yung ibang tao, tulungan mo muna sarili mo. No? Mahirap tumulong kung ikaw mismo hindi mo matulungan sarili mo. Kaya maganda yung hangarin mo na makatulong sa ibang tao, pero unahin mo sarili mo. Hindi yan pagiging makasarili kundi pagmamahal sa sarili mo 'yan. No, kasi hindi to masyadong pinag-uusapan sa mga training, hindi to masyadong tinatopic. Unahin mong mahalin yung sarili mo before iba. Unahin mong tulungan yung sarili mo before iba. Kasi nabanggit dito ni Ryan, pares lang daw sila nung apply nilang goal na makatulong sa iba, ganyan. So, kung ikaw talaga, Ryan, ay naniniwala dyan sa ano mo, dyan sa gusto mo na mangyari, pwede mo kausapin yung upline mo. And regardless kung anong maging decision niya, no, hindi ka humihingi ng permiso. Nagpapaalam ka lang. No? Hindi ka naghumihingi ng permiso. Ito yung gagawin ko, hayaan nyo lang po muna ako. With respect, syempre. Hayaan nyo lang po muna ako. Tapos, kapag bigyan mo siya ng time frame din, no? Within 1 year, let's say ganun. Within 1 year, kapag walang nangyari, susundin ko na lang kung ano yung inuutos nyo sa akin or pinapagawa nyo sa akin or yung mga tinuturo nyo. Kasi kung yung upline mo naman is ethical, successful, or may resultang malaki, or may resulta, and effective naman yung mga tinuturo niya, walang reason pa na hindi mo siya sundin. Pero kung naniniwala ka dyan sa gusto mong mangyari, yun, kausapin mo lang siya na maayos para hindi kayo magkaroon ng misunderstanding kasi hindi naman lahat ng upline is katulad ko mag-isip. No, nahahayaan ko lang. hindi naman lahat ganun. So, para may ano din, respect din sa upline mo.
So yun ang may recommend ko pagdating sa tanong dito ni Ryan and sa inyong mga ganun din na may similar situation. Ganun din recommend ko sa inyo kasi ako ayoko makialam kasi ako lang rin naman ang na-stress. Kaya simula noon, noon na naintindihan ko tong sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi na ako nangingialam kasi ano, ini-stress ko lang yung sarili ko. Para sa akin, ini-stress ko lang yung sarili ko, mag-focus na lang ako sa hataw ko. No? Kasi nga, lead by example eh. Hahataw ako ng akin, magpo-produce ako ng akin. So, hindi, pero hindi lahat ng upline is ganung way mag-isip, kaya kailangan yung kausapin. Kung naniniwala ka talaga dyan sa gusto mo mangyari, kailangan mo kausapin. No? Kapag ka kinontra ka or whatever, hayaan mo na lang siya. At least nagpaalam ka na, hindi ka naman obligado. Palagi nyo tatandaan, hindi naman kayo obligadong sumunod sa kanila. Yan, sinasabi ko rin sa mga member ko yan. Hindi kayo obligadong sumunod sa akin kasi hindi ko kayo empleyado, hindi nyo ako boss, hindi ko naman kayo pinasasahod. So, nasa sa inyo yan. Pero yun nga, maging responsible ka sa consequence kung ano man ang maging resulta nung gusto mong gawin or nung gagawin mo. Wala kang ibang dapat sisisihin kundi sarili mo. Kapag ka nagka-resulta, congrats. Kasalanan mo yun. Kapag hindi nagka-resulta, hanap ng ibang paraan, kasalanan mo pa rin yun. So, walang ibang may kasalanan kundi ikaw. So, hindi, ano yan eh, pag-take ng full responsibility yan sa buhay mo, sa buhay natin. Kasi ang control lang naman natin ay sarili natin, hindi naman ibang tao. So, I hope na-gets nyo yung sinabi ko about doon. Yun, yun yung sagot ko regarding doon sa tanong ni Ryan. So, yun, salamat sa unang tanong. Okay, next question na tayo. Okay, so yan. Nakita ko, shout out kay John. Cadelino from Coronadal. Okay, first time. Ayan, sa mga first timer, sino pa mga first timer? First time. Parang kokonti yung mga first timer ko ngayon, mga payaman yung nakikita ko ngayon. Ayos 'yun. Maganda 'yun, mga payaman. Ibig sabihin paulit-ulit kayo nandito, so sana ginagawa niyo kung ano yung mga natututunan niyo para hindi sayang yung panonood mo dito. Okay, so 'yun, question. Sami Katalan, paano magpasali ng prospect na walang hype? Gandang tanong nun. Okay, paano magpasali na walang hype? Kasi, di ba sa networking, kailangan may resulta ka para makapagpasali ka. Di ba? Kailangan may resulta ka para madali kang makapag-convince. Okay. Nakakatulong talaga yun, syempre. Di ba? Resulta is resulta. Nakakatulong talaga yun. As long as totoo, ang problema lang kasi sa hype is ano eh, ang problema sa hype o yung pambabaliw is kapag hindi mo itinatama yung expectation ng tao or mali yung ibinibigay mo na expectation sa kanila. Yun lang naman yung problema doon. No, yun lang naman ang problema sa hyping. No, wala na, hindi naman masama, ito yung madalas na misunderstood sa mga tinuturo ko eh, na dapat masama daw pag nagpapakita ka ng resulta. Wala akong sinabing ganun. Sabi ko masama kapag nambabaliw. Ibig sabihin nun is yung binibigyan mo sila ng maling expectation. Na ano, hindi mo sinasabi pero ipinararamdam kasi ganoon ang ginagawa ng mga power payaman upline eh. Ng mga power payaman uplines, ng mga unethical is pambabaliw yung ginagawa nila. Hindi nila sinasabing madali at mabilis ka lang yayaman dito, pero yun ang pinararamdam nila. No, hindi sila nagbibigay ng mga disclaimer, hindi sila nagtatama ng expectation. Yun ang problema sa pambabaliw. No, kasi kami nagbabaliwan pa rin kami, nagpapaweran kami, 'di ba? Kahit ako ay nag-hashtag ng walang paweran, pero ang pinapower ko is mga leader ko. No, hindi public, no, hindi mga members, hindi rin mga members ko, mga leaders ko. Kasi sila yung mga para sa akin, sila yung tamang tao na paweran kasi alam nilang totoo yung resulta eh. Kami yung mga nagbabaliwan, no? Pero sa mga members, ang way ng pambabaliw ko sa kanila is vision, pagbibigay ko lang ng vision sa kanila. Sa mga prospect hindi. No, pag ako nagpapakita ng result, nagdi-disclaimer ako. Pinapakita ko to kasi gusto ko lang patunayan na gumagana yung mga pinagsasabi ko, hindi ako yung puro salita lang. Kasi mahirap na ano eh, na puro salita ka lang tapos wala ka naman may pakitang patunay. Kailangan talaga eh, na pagdating sa mga prospect. Pero paano yan? Paano yan kung ano, kung bago ka pa lang? Eh, yung tanong kasi ni Sammy is paano makapagpasali ng walang hype? No? Yun nga, yun lang naman ang problema sa hype is yung kapag, yun nga, ang hype kasi is maling expectation yung binibigay mo. Pero yung pagpapakita ng resulta doesn't necessarily mean hype yon. Kasi kung yung way naman ng pagsasabi mo is katulad nung binanggit ko kanina na hindi ko to pinapakita sa'yo para isipin mo na madali at mabilis kasi hindi ganun ang negosyo. No, kahit anong negosyo, paghihirapan mo talaga. Pinapakita ko lang to sa'yo kasi ito yung patunay na talagang pwede kang kumita. Posible ka talagang kumita sa negosyo na to. No, kapag trinabaho mo. O, di ba? Ganun lang naman kasimple, di ba? Hindi ka na nang na-hype nun.
Di ba? Pero kapag ka, ano, kapag ka ang post mo, ang share mo is, grabe, power pa yaman, 100,000 in one day. Di ba? Power, di ba? Payaman. Di ba? Yun, bambabaliw yun. Pang-hype na yun. Doon na nagiging pangit kasi binibigyan mo sila ng maling expectation. Okay, paano, pero paano kung bago ka? Siyempre, wala ka pang resulta. Di ba? Gamitin mo yung resulta nung upline mo. Ganon din naman ako. Sa tingin niyo ba kami nagsimula na may resulta agad? Ano yung magic? Kakasali pa lang 10,000 a week na? Di ba? Kalokohan yun. Kung may magsasabi sa inyo, mga scammer yun, mga sinungaling manluloko yung mga ganon. Kung sino man magsabi sa inyo ng ganon. Kalokohan. Di ba? Lahat ng nagsimula, lahat ng bago, wala rin naman resulta. Yung mga first timers sa network, walang resulta. Gagamitin mo yung resulta ng nasa taas, ng mga uplines, kasi sila yung may resulta. Ngayon, ang prospect naman kasi, usually, hindi naman nag-ano yun eh. Usually, hinahanap lang naman nila yung resulta. Wala naman kasi silang pakialam kung kumikita ka or hindi. I mean, wala silang pakialam kung magkano kinikita mo. Ang gusto lang nila malaman is kung kumikita ka or hindi. Yun lang, kaya nang sila nagtatanong ng resulta. Pero kung di naman sila nagtatanong ng ganun, hindi mo na kailangan sabihin. Or pakita mo na lang yun sa, ano, sa uplines mo. Ganun. Diba? Pero hindi yung mismong pera yung nakakapag... Mali rin na kapag puro naka-highlight ka sa pera, ito yung income ni ganito, ito yung income ni ganyan. Kapag puro highlight mo is ganun, kasi i-expect pa rin nila na mabilis at madali. Kaya hindi ka dapat mawala ng disclaimer. Kaya para safe lang, no? Para safe lang na pagpasok nila tapos hindi sila kumita, tapos nag-quit sila within 1 week kasi in-expect nila 1 week yayaman na sila, hindi ka nila pwedeng sisihin. Kasi di ba sinabi ko sa'yo bago ka sumali na kailangan mong trabahuhin to? Wala, may sinabi ba kung 1 week lang yayamang ka na? So, alam nila yon. Hindi ka nila masisisi. Kasalanan nila yun. Sila yung nag-expect ng ganun. Kasi even kami, kahit sa amin, kahit pa ulit na namin sinasabi na hindi to madali at mabilis, tatrabahuhin mo to ng at least 1 to 2 years ng tuloy-tuloy, meron pa rin mga taong nag-expect na yayaman agad sila. So, may mga tao talaga. So, wala na, labas na tayo doon. Hindi na natin control yun. Eh. Pero at least, hindi sila pwedeng bumalik sa akin na sasabi, sa amin na sasabi nila na sabi mo ganito, sabi mo kikita ng ganito. Kasi alam nila at alam namin na hindi namin ginawa. Na hindi kami nangako ng ganun. So yun, ganun lang naman. Diba? Kung ayaw nila, kung nag-expect sila ng madaling pangyaman, sabihin mo, hanap sila ng scam, dun sila sumali. De, joke lang, huwag mo sabihin yun. Okay, so yun. Next question. Sino to? Adiutor Reyes. Okay. Ano dapat action ko pag nilipat ng upline ko ang downline ko sa weak leg niya kasi strong leg niya ako? Patay tayo dyan. Hulaan ko kung anong kumpanya ka. De, joke lang. Wag kayo magbabanggit dyan. Okay? Wag kayo magbabanggit dyan. Okay. Para hindi tayo makasuhan, no? Wag kayo magbabanggit dyan. So, nakakalungkot yung ganito. Nung nalaman ko to, grabe. Alam mo yun, halo-halo yung emosyon ko. Paano magagawa ng ano yun? Pero, kasi pag ang isang tao kasi talagang mukhang pera eh. Magagawin nila yung mga bagay na immoral talaga. Eh, wala tayong magagawa dun eh. Diba? So, at least lumabas tong tanong na to. Kasi ito, isa sa mga controversial na ginagawa ng mga mukhang pera na mga upline. Yung mga upline na kinaiinita ng dugo ko. So, at least aware na kayo, no, na may ganun nangyayari. And kung sakali man na ganun yung mangyari, ang pwede nyong gawin is lumapit kayo sa mas nakatataas na upline or sa company na mismo. Okay, sa company na mismo para ireklamo kung ano yung ginawa nila. Yun yung naiisip ko na solusyon. Kasi blessed ako dahil hindi ako nakaranas ng ganyang upline. Okay, hindi ako nakaranas ng ganyang upline. May mga na-experience ako ng mga hindi magagandang ugali na uplines, pero hindi naman ganyan. Hindi naman ganyang katindi. No, ang pinakang, para sa akin, ang pinakang masamang ugali, hindi naman masamang ugali. No? Parang, kumbaga parang worst, ang hindi ko malaman kung paano ko ba i-describe, hindi rin worst eh. Kumbaga yung pinakang hindi maganda na upline para sa akin is yung naging mentor ko before na ano, na pag lumalapit ako sa kanya, feeling ko ang tanga-tanga ko. Kasi bawat tanong ko parang, di ba obvious? Parang ganun yung pinararating niya sa akin na parang ang tanga ko. Pero, naiintindihan ko naman na yun ngayon. Kasi na-experience ko, ginawa ko rin naman yun. So, wala akong karapatan magalit. Di ba? Kasi ginawa ko rin sa ibang tao yun. Kaya, pero yun. Pero buti na lang hindi ako naka-experience ng ganito. So, yun ang maire-recommend ko sa'yo. No? I-report mo. Pero,
ano na lang, tawag dito, wag ka na masyado mag-ubos ng oras doon sa pagre-report na yon kasi sayang yung oras na dapat ay nasa production. So ngayon, ang pwede mo na lang gawin is kausapin mo yung mga members mo about dito sa ginawa ni upline mo. Kasi, ano yan eh? Tawag dito, anong tawag yan? Anong terminology nun? Parang, hindi mo, below the belt. Parang ano, he crossed or she crossed the line. Kumbaga, hindi na tama yung ginawa. Hindi talaga tama. Unethical yan. And alam ko, may mga company policy na pwede silang ipa-terminate sa ganyan. Kasi yan ay cross-lining. Part din yan ng cross-lining eh. Or parang manipulation din ng compensation plan, manipulation ng account. So, pwede silang ma-terminate dyan. So, ganun. Pero wag nyo nang masyadong fokusan na ganun. Kung ako sa'yo, kung ako ginawa ng ganyan, yun ang unang-una kong gagawin, ire-report ko. Ikalawa, kakausapin ko yung apply na yun. No? Kasi hindi naman ako natatakot. yun ang akin. Talamin ko kung totoo ba, bakit ba, or kung totoo, bakit niya ginawa. Diba? So, ganun. And, pero before ko siya kausapin ko yung mga members ko. Kapag na-confirm ko na talaga na ganun yung ginawa niya, kausapin ko yung mga members ko na iwasan na to. Iwasan na tong upline na to kasi hindi maganda yung ginawa niya. No? Crossing the line na yan. Hindi na tama. So, yun ang may recommend ko. Then, focus na ulit sa production. Pero kung ako yan, yun nga, kakausapin ko upline ko, warningan ko siya. Okay, pagka inulit mo pa to, no? Suntuo ka na lang. Hindi, seryoso, yun ang sasabihin ko sa kanya. Kung ako yun, kasi ganun yung personality ko eh. Pero kung ako sa inyo, wag na lang. Kapag inulit niya pa ulit, tapos walang ginawa yung company, maghanap ka na ng iba. Kasi kung ibig sabihin nun, kinakampihan siya ng kumpanya. Sana hindi ganun yung case. No? Sana hindi ganun yung case. Pero at least aware kayo. No? Kaya, para sa inyo mga members na hindi nakaka-experience, para sa inyo mga payaman na hindi nakaka-experience ng na-experience ni Adiutor, no? Piliin nyo ng maigi yung uplines nyo, yung mga taong sasamahan nyo, piliin nyo ng maigi. Ako kasi nung, ano, ito ha, aminin ko sa inyo. Ayun ko kung alam na to ng upline ko, pero alam naman niya na siguro ito. Since yung upline ko sa current company ko ngayon, is hindi ko naman sila kilala. Kilala nila ako, pero hindi ko sila kilala nung sumali ako. Yung mga members ko, hindi ko sila masyadong tinitiap sa mga members ko. Kasi hindi ko sila kilala eh. Hindi porket sumali na ako sa kanila, may tiwala na ako. Siyempre, sa experience ko na din eh, kasi ilang kampanya na din pinagdaanan ko. No, may nagsara, may maganda nga, pero puro unethical. Diba? Merong maganda, hindi actually, maganda pero illegal pa din. Diba? Kasi hindi tinatanggap ng SEC yung compensation nila, ganun. So, iba't ibang company na rin, iba't ibang uplines na rin, iba't ibang tao na rin yung mga nakasalamuha ko. So, nung sumali kami sa bagong company namin ngayon, meron akong ilang leaders na natira na sumama pa rin sa akin. So, pero hindi ko tinitiap yung mga uplines kasi hindi ko sila kilala. So, kinilala ko muna sila. Tinignan ko mapapagkatiwalaan ko ba talaga sila. And then, nung nakita ko na legit, mapapagkatiwalaan ko nga sila, hindi sila yung mga ano, kaya napaka-blessed ko sa upline ko. Hindi sila yung nanggagago ng downline. Doon ko na inintroduce yung mga members ko kasi alam ko na mapapagkatiwalaan ko tong upline na to. Yun yung sa akin. So, piliin nyo ng maigi, no? Yung mga taong sinasama. Huwag kayo basta-basta magtiwala. And focus na lang sa ano, para dito kay Adiutor. Or kung meron mas inyo nakaka-experience na ng naranasan niya, focus na lang tayo sa kung ano yung bagay na pwede nating gawin. Okay, which is production. Production. And keep your ano pa din. So, isa sa mga pwede nyo rin tingnan sa mga naka-experience din ng ganito is bakit pumayag yung member mo na lumipat sa kabila? Bakit? So, possible na meron ka rin pagkukulang dun kasi hindi mo na-maintain yung relationship mo sa kanya. Yeah? Kasi kung yan ay talagang, kung talagang na-maintain mo yung relationship mo sa kanya bilang leader, hindi yung magdidesisyon ng ganun. Kahit anong sabihin, magsusumbong pa yan sa'yo. No? Magsusumbong pa yan sa'yo. Katulad dun sa akin. May mga nagsusumbong sa akin na leader ko na tinusubukan daw silang sulutin. Go ahead. Galingan nyo. Diba? So, ano, hindi ako naano dun. Kasi kung masulot man sila sa akin, okay. At least nakita ko na hindi siya fit. Diba? Hindi siya fit dun sa culture na kinabibilangan. Sa vision na pinakita ko, sa culture namin, hindi siya fit. Eh di mas okay yun.
Win-win para sa akin yun. So, yun yung ano, yun yung may advice ko sa inyo. Sakaling meron na sa inyo mga naka-experience ng katulad ni Adiutor na na-experience na ganito. Okay, so yun. Yun yung may re-recommend ko. I hope nakatulong. So, yun. Next question na tayo. Question. Okay, hello sa inyo. Sa mga nag-hi, hello. Ayan, si Lynn Timothy, Alfie Lopez, shout out sa inyo. Ayan, sa mga power payaman, mga members ko andito din. Andito naman kayo palagi. Okay. So, ayan. Next question. From Ann. Okay, Ann Floresca. Paano pag tinanong kung malaki ba yung puhunan bago umattend ng business presentation? Pag tinanong ng prospect na ano, malaki ba yung puhunan pag bago umattend ng business presentation? Ang may recommend, sasabihin ko lang sa kanya is tingnan mo muna. Okay, kasi hindi naman dito usapan yung kung laki o yung liit ng puhunan. Para sa wala namang tama o maling sagot dito para sa akin. Diba? Pero as much as possible, wag mo munang sabihin bago nila makita yung ano. Tingnan mo muna yung negosyo bago mo i-assess kung sulit ba yung puhunan or hindi. Kasi parang ganito lang yan. May binibenta akong smartphone sa'yo. Yun ang sinabi ko. May binibenta akong smartphone sa'yo. Diba? Tatanungin mo ba ako ng ano, mahal ba yan? Hindi mo pa nga alam kung anong smartphone yung ibibenta ko sa'yo eh. Alamin mo muna kung anong smartphone yun. Diba? Yung value, yun ang titingnan mo muna. So parang ganun din sa pagdating sa ano, sa business, alamin niya muna kung sulit yung puhunan. Kung makita niya na hindi sulit, edi tanggihan niya lang. 'Di ba? Yan yung isa sa mga ano, yan yung isa sa mga problema nating mga networkers. Mga nagsisimula, especially yung mga nagsisimula. Hindi niyo kasi binibigyan ng exit yung ano, ng out yung prospect mo. Kinukulong mo sila na dapat ang desisyon nila ay yes lang dapat. Kaya sila nagkakaroon ng mga ganyan. 'Di ba? Kaya sila naiilang. Pero kung sasabihin mo doon sa prospect mo, tingnan mo muna yung negosyo, pag nagustuhan mo, sige, gawin natin, pagtulungan natin. Pero kung ayaw mo, tanggihan mo lang, okay lang, maintindihan ko. O diba, mas magiging mas open sila kasi may panatag yung loob nila. Ay, pwede pala akong tumanggi. Diba? Kasi bakit hindi? Ikaw ba, kung ikaw yung nasa lugar niya, diba? Tapos wala kang choice, dapat yes ka lang. Diba? Magugustuhan mo ba yun? Magiging komportable ka ba? Na makinig? Na kung ang pinipilit nila dapat yes ka lang? Kung yun ang pinararamdam nila sa'yo? Diba hindi? O bakit mo gagawin sa prospect mo? Diba? So yun. Alam ko nabanggit ko rin to. Kung hindi ko man nabanggit to sa Unlimited Prospect Handbook, nabanggit ko to sa mga YouTube videos ko. No? Dami naman doon na libre. So, I hope nasagot ko yung tanong ni Ann. Okay. So, yun. Next question. Para marami tayong masagutan. Okay. Angelica Benavides. Ano ba dapat gawin kapag may nag-comment sa post mo na scam kahit hindi naman totoo or mag-PM sa'yo ng house sa'yo tapos mataas bigyan ng details sa sagot ng prospect ay scam? Next! Hindi na ako nakikipag-usap sa mga ganyan. Diba? Pero tingnan mo din kasi baka nga naman yung... Hindi ko alam kasi hindi tayo pwede magbanggit ng company dito eh. So kung alam mo naman na legit yung company mo, may tangible products, legit, kompleto ng papers, may opisina, diba? May magandang track record. Kung alam mo naman na maganda talaga yung company mo, 'di ba? Bakit ka pa kakausap ng ganito? Parang ganito 'yan eh. Halimbawa magtayo ka ng ano, mag-franchise ka ng Jollibee. Diba? Let's say nilabas mo 45 million. Hindi ko alam kung ganun pa rin yung price. No, 45 million para makapag-franchise ng Jollibee. Tapos may pumasok na isang customer, tapos sinabi niya, "Ay, scam 'to. Scam yung manok niyo. Hindi yan totoong Jollibee." 'Di ba? Madadown ka ba nun? Siguro hindi nga 'to para sa akin. Magaganon ka ba? 'Di ba palalayasin mo 'yon? Wala ka lang pambili. Lumayas ka dito. 'Di ba? Bakit pagdating sa company mo kung alam mo naman talagang maganda, tapos sinabihan ka ng, "Oh, hindi nga siguro 'to para sa akin. Scam daw, eh. Scam daw." Huwag mo nang pansinin. Next. Waste of time. Hindi ako nakikipag-usap na sa mga ganyan, no? Next na ako kaagad. Okay, especially kung alam mo naman kupa lang talaga. Backups lang talaga, nangungupa lang. Next, waste of your time. Hanap ka ng iba. Hindi lang sila yung tao sa mundo, no? Napakarami. Dito pala sa Pilipinas, 100 million plus population tayo. Mawawalan ka. Try mo compute-in. Okay, try nyo compute-in para at least malaman nyo. Yan, isa rin sa mga tinuro ko sa Unlimited Prospect Handbook.
try mo compute-in na yung tao sa mundo. Doon ko nga ba tinuro to? Parang hindi, parang sa ibang sa ibang video na naman. Try mo compute-in. 100 million na population sa Pilipinas. Sabihin na natin kalahati doon is negative. Hindi sasali sa networking kahit kailan. So 50 million na lang. So kung ikaw ay nagpo-prospect ng 100 prospect sa loob ng isang araw, tapos sa loob ng isang buwan is 3,000 yan, tapos compute-in mo sa loob ng ano, ay mag-compute ka na lang. Ayoko na mag-compute dito, masyado tayong haba. Tingnan mo kung kaya mong ubusin yung 50 million na yun. O kahit 1 million prospect na lang. Ako nga, siguro hindi pa ako nakaka 1 million prospect sa network, kahit na over, ano na, almost 7 years na. Hindi ko alam kung naka 1 million na ako. Hindi ko naman nabilang lahat eh. Hindi ko naman nabilang lahat eh. So, yun, hindi naman sila nauubos. Ang dami-dami diyang iba. So, next na kaagad. Yun yung para sa akin. Okay? So, yun. Next question. Okay. Shout out kay, ano? Sino to? Last Tima April. Bumili daw ng ebook na, ano, Unlimited Prospect Handbook. So, I hope apply mo. Balitaan mo ko sa kung ano yung mangyayari. Okay? I hope apply mo kung ano yung natutunan mo. So, next question from AJ Apolinario. Hello sir, kailan nagbabalak na po akong lumipat ng company dahil po sa peer pressure na naranasan ko sa mga unethical na networkers na kasama ko. Ang hirap po kasi maging ethical lalo na po kung lahat ng kasama ko is unethical. Ano po yung dapat kong gawin and may mga members na din po ako. So, una-una sa lahat, kakausapin mo yung mga members mo, no? Huwag mo sasabihin sa upline mo kung ano yung plano mo kasi sisiraan ka niyan sa mga members mo kung unethical talaga 'yan. Ganon gagawin nila. Sisiraan ka sa mga members mo, ikaw yung pagmumukhaing masama, di ba? Ganon yan eh. Ang mga unethical, yung mga, lalo na yung mga unethical networkers na sagad sa buto yung kademonyohan. May mga ganong tao, no? May mga ganong networkers talaga. Kaya, isa rin, sila yung mga nagmo-motivate sa akin para talagang mas palakasin yung ethical nation. Dahil yung mga katulad nilang tao na ang bait-bait, di ba? Pagka nagpo-produce ka, ang bait-bait sa'yo, di ba? Pero kapag ka, ayan na, kapag ka nakawala ka na sa mga panluloko at pagsisinungaling nila, lumalabas na yung mga sungay. Diba? So, huwag mo sasabihin sa kanila kung ano yung plano mo kasi nga sisiraan ka sa mga members. So, kausapin mo yung mga members mo and bigyan mo sila ng ano, ng laya, syempre. Nasa sa inyo kung sasama kayo sa akin, kung hindi, okay lang, walang problema. Ayoko lang na masira yung relasyon natin. Okay, ayoko lang na ano, ayoko naman na bigla ko na lang kayong iiwan, gano'n na ano na walang paalam, wala man lang ako sinabi. Diba? Pero, yun, nasa sa inyo, kung sasama kayo or hindi, malaya kayo. Kasi nangyayari talaga yung mga gantong bagay, no? I-expect niya talaga. Kasi, kung hindi ako umalis dun sa unang company na kinabilangan ko, no? Maganda yung company na yun, malaking company yun. Ngayon, iba sa inyo, alam na yun. Huwag nyo nang banggitin, huwag nyo nang sabihin dyan. Yung iba sa inyo, alam nyo na yun. Pero, kung hindi ako nag-decide na umalis dun, walang ethical nation ngayon. Walang ethical nation ngayon. Kasi yun nga rin yun yung iniisip ko before na sigurado pipigilan nila. Ngayon nga nandito na ako, may mga naninira pa rin sa akin hanggang ngayon dun eh. 'Di ba? Nandito na ako sa ano, 'di ba? Mas lalo na kung nanatili ako dun, 'di ba? Ganun rin. Sisiraan din nila ako dun, patatalsingin din nila ako dun. So ganun talaga, may politika rin sa networking. So napakahirap makahanap ng matinong upline, napakahirap makahanap ng matinong company, napakahirap makahanap ng matinong may-ari. So, kung nakahanap na kayo ng ganun, stick ka na lang dyan. No? Mag-stick ka na lang dyan. Pero kung wala, hanapin mo. Seek and you will find. Okay, so yun yung mai-recommend ko. As long as walang masira na relationship between you and your downlines, your members. Pero doon sa mga unethical uplines mo, wala ka na dapat pakialam sa kanila. No? Wala ka na dapat pakialam sa kanila. Kung alam mo naman, lalo na kung yung may mga sungay talaga, yun ang may re-recommend ko pagdating dito. Wag mo lang sirain yung tiwala ng mga taong nagtiwala sa'yo. Kaya kailangan mo silang kausapin ng maayos. Okay, so yun. Rob, question from Rob. Sino? Rob Lloyd. But Rob Lloyd. Okay. Paano mag-market sa online? Mag-post ka. That is marketing online. Mag-message ka sa mga nandito sa Facebook. Kung sino man yung pwede mong i-message online, that is marketing online. Wala namang perfect na way. Diba? Walang sure proof na way na pag ito ginawa mo, yayaman ka kagad. Walang ganun. So, itry mo lang ng itry. Marami akong videos sa YouTube about dito. Panoorin mo yun. Mas maganda na panoorin nyo doon kasi ang dami doon. Technical. Mas kumpleto pa kumpara dito kasi dito limited lang yung pwede ko isagot sa inyo kasi may limit time limit tayo eh. Diba? Ang ginagawa ko is, ginagawa ko yung best ko para masagutan ko lahat ng
ano, masagutan ko lahat ng pwede kong sagutan. Okay. So, yon. Next question. Ano yun? From, sino to? Christopherson Calma. Bakit po hanggang inquire lang yung prospect ko pero pagkatapos ko na ma-educate o masagutan lahat ng mga tanong nila, hindi naman sila ma-convert into sale? Maglaho na parang bula kasi hindi ka nagpa-follow up. Nagpa-follow up ka ba? Di ba hindi? I'm sure hindi. Wag kayo mag-expect. Ito ha, based on my experience, 98 hanggang 99% nang makakausap mo is hindi yan magpe-pay in agad or hindi yan bibili agad. Keyword, agad. Hindi bibili or hindi mag-pay in agad. So, nandyan na si follow-up. Dyan na papasok si follow-up. Okay? The money is on the list, the fortune is in the follow-up. Nasa follow-up. Okay, ang dami kong members, ang dami naming customer, hindi naman bumili agad lahat eh. Pero kung tumigil kami sa follow-up, wala na. Sa iba na sila mapupunta. Hindi klase yung tumitigil sa follow-up. Eh, pag sinabing follow-up, hindi yan pangungulit. Hindi pangungulit. Ano, join ka na ba? Kinabukasan. Ano, sali ka na ba? Ano, payaman na ba? Power tayo, payaman, sali ka na. Hindi ganon. Meron akong tinuro na follow-up sa YouTube. So, yun. I recommend na panoorin mo yun, Christopherson. Ganon. And, ito pa. Ang importante kasi dito is yung, ano eh, palaging importante dito is tamang mindset. Palagi, palagi. Ang importante dito is tamang mindset. Hindi kung ano yung ginagawa mo, hindi kung ano yung strategy na ginagawa mo, that is important. Pero ang pinakang importante, palagi, ay tamang mindset. So, una-una sa lahat, anong ibig ko sabihin? Hindi mo dapat iniisip na pasasalihin lang agad, pabibentahan lang agad, diba? Kasi, sabi nga, merong another term sa negosyo natin, hindi lang network marketing, relationship marketing. Another term pagdating sa negosyo natin is yung build ka ng relationship sa kanila. Kaya hindi sila sumasali agad, malamang, lalo na kung cold market, kasi sino ka ba para pagkatiwalaan nila? Sino ka ba? Hindi nga kita kilala eh. Diba? Hindi porket nag-inquire is obligado na silang bilhin kung ano yung offer mo. Kasi ikaw ba lahat ng pinag-inquiran mo, hindi lang to para kay Christopherson, para sa inyong lahat. Kasi ikaw ba, lahat ng pinag-inquiran mo, binilhan mo lahat? Di ba hindi? Di ba sinisinzone mo rin sila? Karma-karma lang yan. So, walang karapatan sumama ang mga loob nyo pag sinisinzone kayo. Walang karapatan na sumama ang mga loob natin pag sinisinzone tayo. Kasi ginagawa rin natin sa iba eh. Di ba? Hindi outside network marketing. Halimbawa, may product ka na gustong bilhin. Outside network marketing. Anything na pwede, gusto mong bilhin. Na may nakitang online seller, nag-inquire ka, namahalan ka, hindi ka na sumagot sa kanya. O, diba? At least, alam mo na kung ano yung pakiramdam niya. Karma-karma lang yan. So, wala tayong karapatan na sumamaan loob kapag sinisinzone tayo. Normal na nangyayari yon. Okay? Since normal lang, dapat masanay ka na. Dapat masanay na kayo dun. Hindi na yan. At saka, kaya nararamdaman nyo rin yung sinzone, yung rejection, kasi ang konti ng kausap nyo. Yun lang yun eh. Yan yung isa rin sa mga tinuro ko sa Unlimited Prospects Handbook. Ang unti lang kasi ng kausap mo. Ang unti ng kausap mo, kaya nararamdaman mo pa yung mga sinzone, rejection. Diba? Kung 1,000 prospect per day ang kausap mo, wala ka nang pakialam kung may nagsabi, may minura ka, sinabihan kang scammer, diba? Wala ka nang pakialam dun. Kasi sigurado may papapasali ka doon. Pero kung wala kang napapasali sa ganun, kahit ganun karaming prospect, may problema na sa closing mo. May problema na sa handling objection mo. Nandun na yung problema. Ganun lang naman yung formula nun eh. Diba? Pag wala kang resulta sa negosyo mo, tingnan mo lang yung dalawang factor. Una, is yung dami ng prospect mo. Nagmi-minimum ka ba? Para sa akin, sa mga baguhan sa inyo, yung mga less than a year, nagmi-minimum ka ba ng 100 prospect per day? 100 prospect ba yung na-approach mo, pinagsesharean mo ng negosyo? Nakaka-minimum ko ba? Kung hindi, alam mo na kung bakit wala kang resulta. Hindi ka talaga magkakaresulta. Kasi pag nagtayo ka ng sari-sari store, ilan yung bibentahan mo dun? Ilan yung yayayain mong bumili? Dalawa? Tatlo? Di ba as many as you can? O bakit anong pinagkaiba nito sa negosyo mo ngayon? Anong pinagkaiba?
Ayun yung problema natin pagdating dito. Hindi ko kayo masisisi. Normal yan. Kasi di naman tayo mga utak negosyante talaga na pinalaki na maging negosyante. Hindi naman tayo ginano. Kaya naintindihan ko kayo. Kapag nagtayo ka ba ng sari-sari store or karinderya or any traditional business, lilimitahan mo ba yung sarili mo sa kung ilang prospect lang? Pag ano lang, kahit mga limang customer lang ngayong araw, okay na yun. Na kakain dito sa karinderya ko, pwede na yun. Huwag na mag-anim, kahit lima lang. Di ba hindi? As many as you can, hanggat may makikita kang tao, nihayayain mo. Diba? Dapat ganun mo rin ituring yung negosyo na to. Okay, so yun. Kapag marami ka naman prospect, naglalamalampas ka 100, tapos wala kang napapasali, may problema na sa closing mo. No, may mabing problema na doon. So hindi na yan yung ano, hindi na yan yung pag-uusapan natin tonight. Kasi meron rin akong, alam ko meron akong video niya sa YouTube. Ang dami ko na kasing video doon. Hindi ko na memorize lahat. Okay. So yun yung doon kayo pwedeng mag-binge watch. Okay, doon kayo pwedeng mag-telebabad. Okay, hanapin niyo lang yung pangalan ko doon. Carl Serrano, K. K, hindi C. Okay, so yun, next question. Okay, it's already 8:45, 10 minutes na lang. Okay, 10 minutes na lang. Laking tulong. Okay, shout out kay Gerald Dumlao. Okay. So yun, next question. Paano po ba mag-handle ng grupo or ng downlines na mas matanda sa akin? At ano kailangan turo sa kanila step by step from Rob Seller? So, ito para sa akin, depende kung ano sila, kung ano yung capabilities nila. Kung sila ay may edad pero kaya naman mag-smartphone, kaya naman marunong naman sa laptop, marunong naman sa internet, edi kung ano yung strategy na doon, yun yung gawin nyo. Pero kung struggle sila sa ganun, hanapan nyo ng ibang way, which is old school. Diyan na papasok yung old school. Yung talagang personal. Personal sila magbebenta, personal sila mag-share ng business kasi hindi nila kaya yung ano eh, yung sa smartphone eh. Ay, hindi nila alam yung sa laptop. Kesa mas mahabang oras ang gugugulin nila para aralin yun. Pero nakadepende rin dun sa member mo kung gaano niya kagusto. Diba? Nakadepende rin sa member mo kung gaano niya kagusto. So, dun mo tatansyahin. Yun yung para sa akin pagka may edad na yung ano. Kasi, wag nyo din ano, wag rin natin na parang maliitin yung kakayahan na nila. Kasi, ako, tinitingnan ko kasi hindi naman yung capabilities nila, yung skills nila, hindi ganun eh. Tinitingnan ko yung attitude eh. Kung decidido ba to, edi tutulungan ko. Hanggang sa abot ng makakaya ko, may aga-guide ko, tuturuan ko, hanggang sa abot ng makakaya ko. Diba? Kung decidido. Pero kung hindi, eh, wala akong may tutulong sa'yo. Kung kayang tulungan yung sarili mo, wala rin akong may tutulong sa'yo. Huwag ka rin mag-expect na may maitutulong ako. So, yun yung para sa akin pagdating sa, kapag ang member ay ano, kapag ang member ay may edad or mas matanda sa akin. Halos lahat ng members ko mas matanda sa akin. Okay. So, yun. Okay. Next, mga dalawang tanong pa. Okay. Pasensya na dun sa hindi ko masasagutan. No, dalawang tanong pa. Tingnan natin. Okay. Asan yun? Wala. Okay. James. Binaliktad yung pangalan niya na James. Tama po ba na dapat kung magpe-present ka ng business, most important po talaga is dapat ikaw ang nagko-control ng conversation nyo? Oo. Hindi pwedeng siya yung nagko-control ng conversation kasi kapag siya nagko-control ng conversation, edi siya yung may magko-control din ng decision niya. Siya yung may full control ng decision niya. Hindi mo makokontrol ang decision niya pero kaya mong impluwensyahan kung ikaw yung nagko-control ng conversation. So, ang unang-unang advice ko sa'yo, James, is itama mo yung pangalan mo. Huwag mong baliktarin kasi pang jejemon yan. Sinong seseryoso sa'yo kung ganyan yung pangalan mo? Try nyo, no, hindi lang para kay James. No, huwag nyo gawin yung ganito. Try mo na ganyan yung... imagine mo na yung pangalan ni Bill Gates ay ganyan, binaliktad niya. Bilyonaryo pa kaya yun ngayon. Iisipin ng mga tao, nahack yung account niya. Diba? Huwag niyo gawin yan. Kasi yun sa lahat, paano kayo tutuling na professional? Paano kayo makikita nila bilang negosyante yung pangalan mo, baliktad, jejemon? Diba? O K-pop, no, profile picture mo, Naruto. Diyos ko naman. Diba? Sino magsiseryoso sa'yo? Expect mo na wala talaga magsiseryoso sa'yo nun. Walang maniniwala sa'yo nun. Okay, so yun ang unang tip ko. Okay, wala naman ang ikalawa kasi nasagot ko na yun. Wala na palang ikalawa kasi nasagot ko na yung una. Diba? Dapat ikaw talaga yung may control nung conversation. Okay, so yun, next question. Tawag dito, si Marian Ortazon. Paano yung client na gusto lang maka-discount pero ayaw sumali? Ano package i-offer ko at pwede ba siyang mamili kung anong products
gusto niya. Hindi pwede, hindi pwedeng maka-discount kung hindi siya bibili ng package. Ito kasi yan, ang iniisip kasi ng mga prospect na ganito is pag sumali sila, magre-recruit sila rin sila, magbebenta rin sila, ipaliwanag mo na hindi ganon. Para maka-discount, bumili ka lang ng package. Hindi ka required na mag-recruit, hindi ka required na magbenta. Walang requirements na ganun. Walang rules na ganun na kapag sumali ka, dapat magre-recruit ka or magbebenta ka. Kasi kapag hindi ka nag-recruit or nagbenta, mawawala yung membership mo. At depende sa kung anong company. Depende kung ano yung compensation ng company mo, kung ano yung requirements, rules ng company mo. Kasi alam ko may ganung company na kapag ka hindi ka nag... meron silang binibigay na amount ng sales na dapat per month. Tapos pag hindi mo na-hit yun, magiging inactive yung membership mo, hindi ka na makakabili ng discount. May mga ganong company, pero depende. Kung hindi naman ganon yung company mo, edi sabihin mo sa kanya na walang requirements na ganon. Bumili ka lang ng ganito na package, may discount ka na. Kung ilang percent man yung discount na binibigay ng company. Okay? So, yun. Yun ang sagot ko doon. Okay? Last question na. Okay, last question. Okay, from Tristan Asuncion. Tanong ko lang po, nagkaroon po kasi kami ng misunderstanding sa upline ko tapos nung humingi ako ng specific guidance, ang sagot lang po sa akin, isabihin natin puro motivation lang po. Understand ko po yun, but nung naging bad blood po kami, ang ginawa niya lang po is binak ako. Mali po ba ako dahil gusto ko po umasenso sa business na walang akong niloloko? Napaisip lang ako kasi baka malaki masyado ang ego. Hindi, siya yung malaki ang ego. Based dito sa sinabi mo. Kasi, bakit kanya ibablock? Kung ito talaga yung sinabi, kasi ito lang yung makikita ko, hindi ko alam kung ano yung side ng upline mo eh. Diba? Kung ang rason bakit kanya blinak is dahil ayaw mong sundin kung ano yung unethical na tinuturo niya, diba? May problema siya. Hindi ikaw. No? Siya yung may problema. Kasi bakit? Kumbaga parang, upline, ayoko pong manloko ng tao, ayoko pong magsinungaling, labas natin sa network marketing para mas maunawaan nyo. Upline, ayoko pong pumatay ng tao tulad po ng tinuturo nyo sa akin. Pwede po ba na umasenso ko na wala akong pinapatay na tao, tapos blinak ako? Parang, nagigets nyo? Kasi anong pinagkaiba nun? Masama is masama. Di ba? Nagnakaw ka ng piso, pumatay ka ng tao, kasalanan parehas. Di ba? Iba ng degree syempre, iba ng consequence, pero parehas mali. So, bakit ayaw niya ipagawa sa iyo kung ano yung tama? Ayun. Hindi kailangan na may degree ka sa college para maintindihan mo kung ano ang tama at mali. Di ba? Konsensya mo na yan eh. Bata pa lang tayo, pinalalaki na tayo ng magulang natin na may tamang asal, gawin ng tama, di ba? Typical, hindi naman siguro lahat, pero majority siguro sa atin, naturuan ng ganun, mga ano po, sa mas nakatatanda, di ba? Yung mga basic ethics, good morals, di ba? Yung mga ganun, right conduct, GMRC, good moral, right conduct, di ba? Tinuruan tayo ng mga ganun. Hindi natin kailangan na sobrang talino pa natin para maintindihan kung ano yung tama at mali. So, kung ayaw ng upline ko na gawin ko kung ano yung tama, siya may problema. Bakit ako? Ayoko nga manloko ng tao, ayoko nga magsinungaling. Bakit ako may problema? Di ba? Kaya nga mas lalong pumapangit yung networking dahil sa mga ganung klase ng tao eh. Di ba? So, ganun yun sa akin. Meron ako naging upline before, no? Kasi ang tunay na kulay ng isang tao lalabas 'yan pag wala ka ng pakinabang sa kanya. Palagi niyo 'yung tatandaan. Para malaman mo kung ano 'yung tunay na kulay ng isang tao, pag wala ka ng pakinabang sa kanya, tsaka lalabas. 'Di ba? So, 'yun. Pasensya na dun sa mga ibang mga tanong na hindi ko na nasagutan. Next time, bawi na lang kayo, agapan nyo. Okay, para kayo yung mga unang makapagtanong. I hope marami kayong natutunan dito sa ating Q&A session and I hope nasagutan ko yung mga tanong nyo. And yun, nasa sa inyo kung gawin nyo o hindi. Wala na ako dyan. No, at least ako, nagawa ko na yung trabaho ko na sumagot sa mga katanungan nyo.
So kita-kits tayo next Friday. Again, next Friday, 8 PM Philippines time, Q&A session natin dito sa Facebook page ko. So ilike nyo tong Facebook page, follow nyo para mabigyan kayo ng notification every time na ano, every time na magkakaroon ng Q&A session. And yung mga training, maglalagay ako ng mga additional training resources, mga training videos, mga additional resources na alam ko na makakatulong sa inyo dito sa ano na to, dito sa live na to. Pagkatapos nitong live, balikan yung mga 5 to 10 minutes, ilalagay ko yung mga links dito mismo sa replay ng live training na ito. So para makatulong sa inyo sa negosyo nyo. So ayo, once again, maraming salamat sa panonood nyo. Ayo, marami ako naitulong sa inyo. Tonight, kita-kits tayo next Friday. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye. God bless.